Hi guys, good evening. Ito pang inyong mom, Sheila. Good evening, good evening. Maggagabi na, alas 6 na, kaya good evening na. Sasagutin ko lang yung ano, yung huling video, May 17 ba? Today yun, ni Lindsay Lawan, yung live video mo. Putol eh. Bakit putol, day? Dapat kumpleto. Tuntua ka kasi hinahantay ka talaga ng mga tao na umuwi. Yes, hinahantay ka ng mga tao, hinahantay ka namin umuwi, Lindsay Lawan. Tagal nga eh. Huwag ka masyadong magpakampante, huwag ka masyadong mayabang na hindi ka pa umuwi, no? Huwag masyadong magmayabang. Araw mo ngayon. Huwag mo minamayabang na nandito pa ako sa bahay ng amo ko na tinitingnan niyo pa yung mga picture. Bawal 'yun, 'di ba? Mga picture ng alaga mo, ng amo mo, pinapakita mo pa sa madlang people, nakakahiya. Baka makita ng mga inchik yan. Baka makita ng mga Taiwanese yan. Na pinapakita mo na kinakalantad, nilalantad mo sa kalokohan mo ang mga mukha nila. Hindi ka palang natsitsyempuhan eh. Pero may araw ka din. Huwag ka masyadong mayabang. Dahil araw mo ngayon, darating naman yung araw ng ibang tao. Yung mga plastic friends mo na nag-message sa'yo, may magagawa kaya sila pag nakulong ka na? May magagawa kaya sila kung talagang binitbit ka na sa Pilipinas? Makimasid-masid ka. Makiamoy-amoy ka. Baka hindi mo alam yung katabi mo, kausap mo, siya pala ang naglalakad ng pa-Pilipinas mo. Welcome Philippines. Huwag masyadong mayabang, Lindsay Lawan. Kung ano man yung pangalan mong pangit mong pangalan. Huwag masyadong mayabang. Huwag masyadong mataas ang lipad. Kasi pag masyadong mataas ang lipad mo, pag bumaksak ka, boom, boom. Sa bagay. Mataas lang naman yung tingin sa sarili mo eh. Masyadong mataas yung tingin mo sa sarili mo. Sino ka ba? Sa palagay mo, sino ka? Anak ka ng presidente? Anak ka man ni Vice? Huwag mo masyadong pinagmamalaki ang migrante. At saka kung sino man yung mga kakampi mo. Kasi baka pagdating ng araw na hindi ka na kumikita, wala ka na para sa kanila. Diba? Yung mga tao naman na nagkakalat ng fake news na umuwi na siya sa Pilipinas, huwag niyo naman paasahin yung ibang tao. Tapos, ikinakalat ng ibang tao. Diba? Nakakahiya naman din kasi kay Lindsay Lawan na hindi makatulog kasi iniisip siya ng ibang tao na umuwi na. Diba? Huwag masyado yung si iba din na walang mai-report. Huwag masyadong magpa-famous na kesyo may maibalita lang na nakauwi na si Len. Huwag ganun. Dapat yung kitang-kita talaga natin na andun siya na umuwi na talaga, di ba? Huwag masyadong magpa-famous mga ano, DDS. Kaya natatawag ang mga DDS na ano din eh, na ngengot-ngengot eh, di ba? Kasi nag-aano ng fake news. Dapat pantay lang. Hintayin natin talaga siyang umuwi. Huwag tayo masyadong excited. Huwag tayo masyadong excited kaysa sa kanya. Pakita natin sa kanya na hinihintay lang natin siya. Hinihintay lang naman talaga natin siya. Lalo na ako, hinihintay ko talaga siya. Di ba? Alam mo, Len. Kumaring Len. Len Silawan, kung ano man yung pangalan mo. Ano ang nakukuha mo? Sa bagay, ang dami mo sigurong nakuha. Tulad ng yung sa Rappler. 1 million view yun. 2 million view nga ata yun eh. Diba? Panalo kayo doon. Hati ba kayo kita doon? Diba? Actually, nung nakita ko yung mga videos ni Rappler, ikaw lang yung pinakamataas. Famous ka talaga, girl. Sobrang famous mo. Imagine. Napataas, napaangat mo si Rappler ng ganun. Na, syempre, alam mo naman si Rappler,
kung sino yung talagang kahit mukhang kabayo, talagang kinakapitan, di ba? Baka mag-alit si Rappler sa akin, wala ko pa kailam sa inyo. So, well, yun lang. Masyado kang famous. Pasalamat ka sa mga taong galit sa'yo dahil naging famous ka. Tsaka, huwag masyadong ano, huwag masyadong pa-feeling rich. Hindi bagay sa yung pagiging feeling rich. Kahit anong gawin mo, mukha ka pa rin kabayo. Mukha ka pa rin ano, mukha ka pa rin kawayan na nilagyan ng ulo ng kabayo. Yung kawayan na ganun, tapos yung kabayo, di ba? Ganun yung itsura mo. Huwag masyadong pa-famous, girl, ha? Tsaka, huwag masyadong mataas yung lipad, yung feeling na ang dating mo ikaw si Angel Oxin. Huwag masyadong pa ganun. Girl, ha? Dahan-dahan sa pangangarap kasi kahit anong gawin mo, katulong ka pa rin. Katulong ka pa rin dito sa Taiwan. Pare-pares lang tayo, pare-pares din tayong tao. Pare-pares tayo ng kinakain, pare-pares tayo ng tinatay, mabaho pa rin. Huwag ka masyadong feeling rich, huwag ka masyadong feeling famous kasi lahat yung mga humahawak sa'yo, lahat ng taong humahawak sa'yo ngayon, pagsasawaan ka rin yan. Pag nasa kulungan ka na at wave-wave ka na lang doon at pinakancel yan kung ano man yung passport mo, kung ano man yung ipapakancel para lang maihugot ka ng Pilipinas, may magagawa ba sila? Diba? Minsan isipin mo kung sino ang kakampihan mo. Isipin mo kung anong script ang babasahin mo. Dahil yung script na babasahin mo, yun ang magpapatumba sa'yo. So girl, Maring Len, good luck sa'yo. Sana'y magkaroon ka ng mahabang buhay. No? Masyado ka ng feeling era. Huh? So, yun lang. God bless you. Ay, hindi pala pwedeng God bless you. Masamang ihawa sa'yo si God. Demons bless you. No? Kung ano man yung pinaglalaban mo, ipaglaban mo lang yan. Maganda yan. Total, huwag mo nang idama yung sambayan ng Pilipino. At saka, huwag mo nang idama yung mga taong nananahimik. Kasi, hindi deserve ng mga tao sa paligid mo at yung mga dinadamay mo na ipaglaban mo. At hindi namin hinihingi sa'yo, lalo na ng mga kapwa mo OFW, na ipaglaban mo. Kung sino na lang, i-mention mo na lang yung name. Kasi nakakahiya eh. May kababayan kaming katulad mo. Nahihiya kami na may isang kababayan na feeling rich, feeling famous na katulad mo. Yun lang. So ako naman, nagpapa-famous ako dahil sa'yo. Nagpapa-famous ako. Gusto kong maging famous. Hindi dahil na nakita ko ng tao o nagmura ako ng isang presidente. Gusto kong maging famous dahil sa'yo. So well, akin na yon kung ano man yung gusto kong mangyari. Huwag ka masyadong magmalinis. Kahit anong gawin mo, naglilinis ka pa rin ng banyo. Yun lang. So hanggang sa muli guys, stay tuned lang sa pag-uwi ni Len Silawan. Welcome Pilipinas. I-welcome natin yan. Pag siguro, magpapabanda ang Pilipinas pag naupauwi ka. At saka mga lahat ng OFW, naku, banda, banda rito at banda roon. So yun lang. Guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye. Yo, what's up? Ako po si Harmonious ng Record Flex Production. Ride po natin yung Duterte Pro 16 bars kontra kay Lin Silawan. Shoutout nga pala sa Record Flex Production, Brain Pro, Critical Music. Try natin to. Yeah. I could swear it's been 700 degrees in here since you came in. Yes. I swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything.
di siya nakapayo. Salamat sa programa, patrasyon na sa amin ay niyaya. Hindi man siya ang pinakamagdali, pero binali ang sumay ng mga tupang hindi. Isang pangulo ng Pinas na nagmarka para sa kasaysayan. Isulat ang kanyang bawat yapa. Hindi, ikay manghila man na hinitan na lamang. Umayos na nagsigil na ikaw ay manginaman. I think I'm losing my sight. I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach is a centimeter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything.